Thank you, Attorney Karen. Medyo mainit yung talakayan, no, sa issue ng China and West Philippine Sea. Now let's get back to the basics. Gentlemen, if you become the next President of the Republic, how do you plan to feed the 110 million Filipinos and the next generation if the prices of staple foods continue to increase? Specific po sana ang paglalatag po ng mga plano. Maraming salamat. Plus, answering the same question. Ganun talaga, kailangan natin ayusin ang sektor natin ng agrikultura. At nakita kaagad ito nung pagdating ng pandemya na hindi tayo makapag-supply ng pagkain para sa ating mga kababayan dahil umaasa na lang tayo sa importation. Umaasa tayo sa importation dahil hindi na pinaganda ang agricultural sector. Kaya sang-ayon ako sa sinabi ni Carl Yodin na dapat isbisahan natin sa R&D. Kailangan yung mga, lalo na may climate change ngayon, yung mga bagong variety ng palay, ng kahit na lahat ng tanim, ay pag-aralan natin para mas magandang magiging ani. Tapos lahat ng ayuda, lahat ng fertilizer, lahat ng pesticide, dapat makabili tayo ng mura. Tapos may pautang, kaya siyempre kasama dyan yung patubig, hanggang sa post-harvest facilities, hanggang sa processing, dadagdagan ko lang hanggang sa pag-retail. Dahil kung ang gobyerno ang humahawak sa buong production, sa buong linya ng produksyon, hanggat sa pagbenta sa retail, ay ang gobyerno ay hindi dapat kumita. Kaya may pagbibili nila ng mas mura. Dito ay naranasan na natin ito. Nung nagkaroon tayo ng Masagana 99 doon sa production, meron tayong IRI at saka field rice doon sa R&D, meron tayong FTI doon sa NFA, ng price stabilization, hanggang sa Kadiwa store. Yun siguro ang modelo na pwede natin gayahin at ulitin. Thank you, Senator Marcos. Secretary Abella. Salamat. One of the first things we'd like to do pag nataon ito para marinig kahit sa sandali yung aming mga plano. Pero more than marinig yung aming mga plano, level ang playing field dito, magkakatabi kami. Ito yung pagkakataon ng taong bayan para suriin yung aming demeanor, makita yung aming character, pwedeng matanong kami tungkol sa aming track record. Yung number one ingredient din ng leadership, aside from character, is you show up in the most difficult times. Pag hindi ka mag-show up in the most difficult times, hindi ka leader. So kahit mahirap, kailangan nandyan ka, kailangan kaya mong harapin yung mga itatanong tungkol sa'yo. Kailangan kaya mong masagot kung ano yung issues laban sa'yo. Hindi ka magtatago. Kaya para sa akin, ito yung pagbibigay halaga at respeto sa taong bayan na maghahalal sa'yo. Napakahalaga ng eleksyon, napakahalaga ng debate, pero bigyan mo ng oras mo kasi yun yung pagpapakita mo ng respeto sa proseso. And finally, Secretary Abella. Paano naman po yung $15 million na binigay ni Bill Gates? Isosoli niyo po ba yan? I'm sorry, sir. $50 million na binigay? $15 million that were donated to Mayor Isko, as I read in the papers. Is that a campaign fund? 50 million pesos po, sir. At yun po yung sinasabi ng Mayor Isko. Bill Gates po, walang peso si Bill Gates. Mr. Montemayor, with all due respect to you, I have high regards to you, but I want to show you. Ito po, yung resibo ng BIR. Ito po, resibo, hindi po gawang rekto. Isa lang po yung tanong What po. I'm saying is that there is no such thing as $15 billion. Di ba, $15 million. Dollars, it is prohibited by law. Bawal po tumanggap. King Lacson. Napakahalaga ng debating tulad nito, no? Kasi level ang playing field. Walang tutor, walang script, pati cellphone, pinagbawal nyo pa. So walang makakapag-Google. So dito masusukat, maaarok yung wisdom ng bawat isa sa amin. At hindi lamang yung wisdom, kundi yung grasp sa mga issues, no? Current issues, past issues. Dito ma-unearth. Hindi lamang wisdom, hindi lang kaalaman, kundi pati karakter minsan lumalabas sa mga debating katulad nito, hindi ba? So, dapat talaga encourage pa natin na magkaroon pa ng ganitong klase ng debate na face-to-face at sana kami lahat na andito. Hindi pa yon, dapat sana
dagdagan nyo ng konti yung oras kasi yung isa't kalahating minuto, talagang bitin na bitin kami, hindi namin mailatag yung aming programa, yung ating mga platforma. Sa susunod, sana gawin natin maski 2 minuto man lang ang pagsagot. Maraming salamat.